not prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up. Good afternoon, guys. Nagbabalik naman si Gerard Gonzalez TV, kabady. Magandang araw sa inyong lahat at sa buong mundo. Magandang araw sa inyo. So ang topic natin ngayon is requested and suggested by Ma'am Malin Balba. So Ma'am, shout out sa inyo mala Ma'am. Ma'am Malin Balba. Ma'am Malin Balba. So shout out din sa mga kasama ko din pala dito. Lalo na si Gudo Prido Kalo. So yung mga electrician din kasama ko din, sila si Bal Esqueta at saka yung mga kasama niya na electrician. So shout out sa inyo. So ang pag-uusapan natin ngayon is paano ba mag-remit galing sa Guam papuntang Pinas? Paano ba magpadala? So yun yung suggestion ni Ma'am Malin Balba, kasi baka pupunta na yung asawa niya dito or at saka yung mga first timer din. At least alam ninyo kung paano magpadala, tapos mahirap ba or madali lang. So yung pag-uusapan natin is yung remittance center. So yung remittance center pala natin dito is 4. So panglima pala yung PNB. So yung una is yung PNB Bank. So PNB, meron tayo doon sa Micronesia Mall. Tapos pangalawa, yung Pinoy Express. Yung Pinoy Express, nandito rin sa, malapit lang din sa Micronesia, across Micronesia Mall. Tsaka yung pangatlo is yung Exchange. Yung Exchange is across lang din sa Pinoy Express, papunta doon sa Harmon. So magkahilira lang din sila sa Micronesia Mall, pero malayo-layo konti. Tapos yung isa, yung Canlas. Yung Canlas din, malapit lang din, across lang din sa Pinoy Express. At saka yung isa, papunta doon sa airport, yung Rostan. So paano ba magpadala? So yun yung topic natin. Yung padalahan, yung remittance center, Ma'am Malin Balba, pupunta na sila doon sa aming barracks. So hindi na kailangan na yung asawa mo or kami pupunta pa doon sa syudad para lang magpadala. Hindi na po. So yun ang kagandahan namin dito, kasi sila na mismo pupunta dito, mga remittance center, dito na sila mag-standby or mag-ano na sila dito sa mga tao, maghihintay sa amin. So yung pasok namin, yung out pala namin is 3:30. Minsan yung iba alas 4. Tapos minsan yung iba nag-overtime. So galing kami doon sa project namin, yung check-in namin ibibigay na sa engineer namin. Pagkatapos nung bigayan ng check-in, pauwi na kami. Pagdating namin dito, yung mga remittance center nakahilira na yan dyan. Marami, pili ka lang kung gusto mong malaki yung yung piso na ano mo na palitan, pwede ka dito sa Pinoy Express. Kung tingin mo maliit lang yung Pinoy Express, so punta ka dito sa Exchange. So tatlong nakahilira na remittance center. I mean, dalawa na lang pala, kasi nung nakaraan, nung 2018, tatlo yan. By the way, tatlo pala yan dati. Ngayon, dalawa na lang yung pagpilian mo, yung Pinoy Express at saka yung Exchange. So yung sa akin, personally, dito ako sa Exchange, kasi simulat sa Paul, dito na talaga ako nagpapadala, kasi madali lang din yung ano nila, kasi bangko kasi ako eh, bank to bank. So bangko yung padala, magparemit ako bangko, PNB. Yung sa PNB kasi, kung magpapadala ka nila sa PNB, kasi affiliated sila sa PNB. So magpadala ako, $3 lang yung bayad, yung magpadala ako sa PNB. Whereas kung magpadala ako dito sa Palawan,
Cebuana, at saka yung iba, yung RD Pawn Shop, Villarica, Robinson Supermarket, or so, oh yeah, Supermarket, $5 yan. So dito na ako sa $3 kasi makasave din ako, sayang din yung $2. So yung iba, depende na sa kanila, kung meron silang bangko, pwede sila sa BDO. Sa akin is, sa PNB kasi, kahit sa bangko ako, ilang minuto lang, darating na yung papasok na yung pera ko sa ATM ko. So, no need to worry na din ako na kahit bangko yung padalhan ko, madali na lang din yung pagpasok na yung pera ko nandun na sa ATM. So, siguro, mga 15 to 30 minutes, darating lang yung ano. Ganun din sa Palawan, minsan, nag 10 to 15 minutes o 20 to 30 minutes, ganun. So yung ano nila, yung pagpadala ninyo is madali lang, maghintay lang kayo dun sa Pinas, papadala na nila, madali lang. Pag halimbawa ngayon, anong oras kayo, palagay natin alas 5, pagpasok nila, pag-encode na nila, 10 to 15 minutes, darating na yung pera mo. So wala ka nang problemahin, mamalin balba, darating nang yung pera mo, yung allotment mo, automatic na yan. Maghihintay ka na lang sa Palawan. Tapos tapat na dyan, Jollibee. So yun, diretso ka nakain sa Jollibee. So yun yung ano, ma'am, yun yung remittance natin, ma'am, is madali lang. Hindi kagaya dun na naranasan ko sa Middle East, sa Saudi, is mahirap. Lalo na yung kasama namin, marami. Abutan pa kami ng gabi. Tapos pupunta pa kami, kailangan namin magpadala. Kasi yung pinapadalan mo, naghihintay din. So, aabot kami ng mga alas 9, alas 10 sa gabi. Pupunta pa kami doon sa malayo. Mahigit isang oras yung travel time namin doon. Whereas dito, pagdating namin dito, 15 minutes lang, 20 minutes, nandito na. Tapos meron ng nakahilira na remittance center. So no need ka naman, kung halimbawa kung saan yung kumpanya yung asawa mo, lalo na yung first timer siya, hindi siya mabahala, walang problema. Basta yung mga remittance center, maraming mga kumpanya na nag-aano din sa kanila. So pupunta yung mga remittance center doon sa kumpanya nila, either sa Black, sa ano bang kumpanya dito sa Guam, so sa amin din. So pupunta sila dito, lahat ng mamarami, yung mga nan, lahat pupunta doon yung mga remittance center, kasi yung barak din nila malayo din sa ano namin, sa sentro dito sa Micronesia. So kailangan puntahan din doon para for the convenient na lang sa mga workers, lalo katulad namin OFW na wala kaming sasakyan, bus lang yung sasakyan namin. Meron ding mga OFW, meron ding sasakyan dito. So, sa kanila, convenient na sila. So, kami, pwede na kaming magbayad dito. So, automatic na kami kasi nandito sa barak. So, yun na yung ano namin na magre-remit kami. Diretso na sa barak kasi meron na kaming mapuntahan kasi nandito na yung remittance center. So, yun yung kaibahan, ma'am, sa kung galing ka sa Middle East at saka dito. So yun, siguro yun na siguro yung ano ko, ma'am, na hindi ka naman problema, lalo na yung mga first timer din, yung pupunta dito pa lang na mga OFW galing din sa ibang bansa. Meron ding nagko-comment sa akin kasi galing din sa Saudi, galing sa Middle East, basta Middle East, sa Qatar, sa Dubai, at saka yung sa Japan, nagko-comment din sila. So thank you pala sa mga comments nyo, at least siguro na ibigay ko din yung mga sagot nyo. So thank you pala. So yung mga papunta pa lang dito, lalo na sa remittance center, wala kayong problemahin. Dito is madali lang, lalo na sa Guam. So pagpunta mo dito sa Guam, either kang saang kumpanya ka, wala kang problemahin. Nandiyan na yung mga remittance center nyo. Padala ka na lang. So siguro 1 meter away lang yung padalhan mo. Yung
aabot na galing Guam papuntang Pinas. So yun na yun siguro. So mamaylin, ito yung buddy. Oh, buddy. So nagba-vlog pa ka. Galing sila sa ano, sa labas. So magmamay. Yun. Sige. So yun na yun, Ma'am Mylin, Ma'am Malin Balba. Ito yun na yung suggest mo na i-vlog ko yung remittance. So siguro at least nakita mo to, na naliwanagan mo na wala kang ipangamba na yung asawa mo pagpunta dito paano siya magpadala, matagal ba o hindi. Madali lang, Ma'am. Mabilis lang. Yun, totoo yan. So oh, madalis lang magpadala. Yun yung ano. Yun yung problema niyan. So yun na yun, siguro yun. So kung ano pa yung i-vlog mo, Ma'am, kung ano yung isa-suggest niyo, suggest lang kayo kung ano yung i-vlog natin para at least kahit man lang kunting ano, pwede ko ma-share sa inyo. So yun na siguro yun. So shout out pala sa inyong mga kasama ko dito. Kasama ko sa Guam at sa yung taga Guam. So shout out sa inyo. Guru Predo, Kalo, sinout out lang kita, ha, buddy. Shout out. Sige, bye.